Kapag sinabing nanay, ito ang pinakamalakas na depensa ng isang anak sa lahat ng bagay na makakasama sa kanya. Sinisiguro nito palagi na ang lahat ng kanyang pangangailangan ay lagi nauna. Kahit buhay pa niya ay ibibigay niya para lamang mailayo ito sa kapahamakan. Pero bakit ang isang nanay sa North Carolina ay nakuhang ibenta ang kanyang sariling anak para maisalba ang kanyang sarili? Ano ang nag-udyok sa kanya at nagawa niyang ipahamak ang kanyang 5 taong gulang na anak na tuluyan na wala ng buhay dahil sa kasamaang ginawa sa kanya? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang nanay na pasekretong binenta ang kanyang anak at pinayagan niyang gawan na masama ito ng lalaki pinagbentahan niya. At yan na nga alamin natin sa JP Amazing Stories. Si Shania Davis ay 5 taong gulang pa lamang. Simula nang kahiwalay ang kanyang mga magulang na si Antoinette Nicole Davis at Bradley Lockhart, sa kanyang ama na siya permanenteng nakatira. Ito kasi ang nakakuha ng permanent custody sa bata nang dalhin nila sa korte at ibigay sa hukuman ang karapatang magdesisyon kung kanino siya dapat mapunta. At dahil walang kabuhayan ang nanay ng bata, ay sa tatay nito napunta ang pangangalaga sa bata. Wala namang problema kay Bradley ito. Mahal na mahal niya ang kanyang anak. Pero ayaw niya din itong lumaking hindi malapit sa kanyang nanay. Kaya sinabihan niya itong sa oras na makahanap na maganda at ligtas na matitirhan at kung makahanap din ng trabaho, ay pagbibigyan niya itong mahiramang bata ng kalahating taon. Naisip kasi ng ama nito na mas maigi magtagal ng kaunti sa bawat isa sa kanila ang bata para hindi ito malito. Nakahanap ka ng trabaho ang dating asawa at maayos naman ang tinitirhan nito. Isang mobile home kasama ang nanay at kapatid nito, kaya pinayagan niya ng tumira ang bata doon. Hindi na ipinagdamot ni Bradley ang bata para makapag-umpisa naman ang dalawa ng magandang relasyon. Kahit ang tita ni Antoinette na si Yvonne Michelle ay nagsabing parang maayos na talaga ang takbo ng buhay ng pamangkin niya. Akala niya talaga ay kaya nitong pangalagaan ang bata. Kung may ginagawa man daw kalokohan ng pamangkin niya, ay wala siyang nakita o nahalata. Pero isang araw, nagulat na lamang si Bradley nang ipaalam sa kanya na nawawala si Shania. Nasa poder ito ni Antoinette noong November 10, 2009 dahil sinunod nga ni Bradley ang usapan nila. Bilang isang military veteran, umandar kagad ang pagdududa nito kung may kinalaman ba ang nanay ng bata. Pero dahil ito mismo ang tumawag ng pulis at nag-report na nawawala ang bata, ay isinantabi niya ang pagdududa sa dating asawa. Ayon sa salaysay ni Antoinette sa mga pulis, nilapag niya lamang ito sa sofa ng bandang alas 5:30 na madaling araw. Pero pagbalik niya, makalipas ang isang oras ay wala na raw ito doon. Kinuha ng mga pulis ang impormasyon tungkol sa bata at ang mga posibilidad na puntahan nito. Agad sila nagsagawa ng imbestigasyon sa pangunguna ni Sergeant John Somerendijk. Sa mga unang araw ay wala talaga sila nakukuhang maayos na mga detalye. Pero may pagdududa na sa isip nila na may naganap na foul play. Mabuti na lamang at may CCTV sila nakita na dala-dala ng isang lalaki si Shania at ito ay si Mario McNeil. Dito nila inibisigahan ang koneksyon ng dalawa. Nalaman ng mga kapulisan na si Antoinette at ang kapatid nito si Brandon ay magkasintahan dati. Magkakilala na rin sina Mario at Antoinette at dati na rin itong may koneksyon sa ina ng bata. Nakakahiram umano ito ng pera sa lalaki para sa pagkain nila at pati na rin pambayad sa hotel nung wala pa silang permanenteng tirahan. Ang problema, may utang pa pala si Antoinette na pera kay Mario na nagkakahalaga ng $200. Noong November 10, 2009 na madaling araw, dumating si Mario sa mobile home ni na Antoinette sa Sleepy Hollow Mobile Home Park, Washington Drive. Umalis ito ng bahay niya na lasing. Nang dumating siya sa bahay ni na Antoinette, sinabihan niya ito magbayad na sila ng $200 o sumiping na lang sa kanya. Tumanggi si Antoinette magbayad dahil wala siyang pera. Pero sinabi ni Antoinette na anak na lang niya ang s**ingan niya.
kaya makikita sa CCTV na bitbit ni Mario si Shania. 6 na araw mula nang mawala si Shania ay sumurrender sa kapulisan si Mario, pero sa umpisa ay sinabi niyang hindi niya kilala ang bata. Pero hindi siya tinigilan ng mga imbestigador hanggang sinabi nito na ang tita ni Antoinette ang humingi ng pabor na sunduin ang bata sa bahay ng nanay nito. Kilala na kasi ng pamilya ni Antoinette si Mario at malaya itong nakakalabas-pasok sa mobile home nila. Ayon sa isang FBI agent na tumulong sa paghahanap ng bata, may sinabi pa si Mario na may text umano itong natanggap na sunduin ang bata at sa hotel umano sila makikita ng susundo nito. Kaya umano nakita siya sa CCTV doon. Pero hindi siya pinaniwalaan ng mga imbestigador, kaya hinayaan na lang siya magsalita. Alam nilang bangag ito at ilang oras na lang ay mag-shutdown ito, kaya hinayaan nila ito magsalita na magsalita. Ilang minuto pang lumipas nang bigla nagsalita ito na wala na raw buhay si Shania. Pero nang sinubukan nila itong kausapin ay binawi niya rin ang sinabi niya at sinabi niya na wala daw siya sinabi. Halatang wala sa sarili dahil high siya sa ipinagbabawal na. Kahit anong pilit ng mga imbestigador sa kanya ay wala na sila mapiga dito. Pero doon na nila kinusidirang maaring na nga si Shania. Dito na binalikan ng makapulisan si Antoinette at piniga ang katotohanan sa kanya. Sa umpisa ay hindi pa ito umamin. Sinabi niyang hindi daw siya pabayang ina, kaya nga pinilit niya talaga magkaroon sila na matitira ng kanyang anak. Pero katagalan ay inamin niya rin na magkakilala talaga sila ni Mario at may utang siya dito na $200. Noong araw na nawala ang bata ay nagpunta ang lalaki sa kanila at sinabing gusto niya makasiping ang isa sa kanila na kapatid niya. Pero ayaw umano niya, kaya pinadala niya na lang si Shania. Ang akala niya raw ay gagawin lang ng lalaki ang kanyang anak para mairaos ang pagnanasa nito sa katawan. Maging ang mga imbestigador ay hindi makapaniwala sa mga sinabi ng babaeng ito. Ito mismo ang nagbigay sa sarili niyang anak para ipambayad ng utang. Sinabi ni Antoinette na yung utang daw na yon ay hindi niya ginamit sa ipinagbabawal na, kundi ginamit niya ito para pambili ng pagkain nila ng anak niya. Si Mario naman ay may sinabi na rin katagalan tungkol sa maaring kinaroroonan ng bata, pero hindi umano ito sigurado. Ang sabi niya ay iniwan niya ito banda sa may NC.87. Maaring nasa lugar lamang daw ito ng Sanford at Spring Lake, malapit sa mga portable toilet. Naging pahirapan pa ang paghahanap dito at marami talaga ang tumulong. Ngunit nang mahanap na nila ang kawawang bata ay wala na itong buhay. Nahanap nila ito noong November 16, 2009 sa ilalim ng malaking kahoy sa medyo liblib na lugar kung saan mismo tinuro ni Mario. Nakatagilid ng konti ang katawan nito sa kanan at iningatan talaga ng mga pulis na hindi masira ang mga ebidensya. Natagalan talaga sila sa pagtanggal sa kinalalagyan nito dahil sa malaking kahoy at sa mga nagtataas sa mga damo. Sinampahan na kagad ng kaso si Mario ng murder, kidnapping, indecent liberties with at kung ano-ano pa. Ayon sa medical legal na umiksamin sa katawan ng bata na si Dr. Thomas Clark, may mga injury sa katawan nito na patunay na ginawa nito ng kaya ni Mario. Pero ang ikinamatay ni Shania ay ang pagsasabi ni Mario sa kanya. Humarap ang medical legal sa korte nang litisin si Mario. Hindi na ito pinatagal ng korte at tumagal lamang ito ng 12 araw. Walang kinuwang abogado para dumepensa sa kanya si Mario. Dahil para sa kanya, hindi na rin naman daw siya mananalo dahil hindi daw paniniwalaan ang sinabi niyang inutusan siya ng kapatid ni Antoinette. Hindi niya rin tinanggap ang plea bargain. Mataas ang emosyon ng mga tao sa loob ng korte. Umabot lang ng 7:00 ang deliberation ng jury at nagdesisyon na silang guilty si Mario sa lahat ng isinampa dito. Hindi na nagpumili si Mario dahil nawala na umano ang kanyang kalayaan, kaya kahit ang plea deal ay hindi niya na rin tinanggap. Wala na umano katuturan na iwasan niya pa ang death penalty kung makukulong pa rin naman siya. Sa nakita ng hukom sa itsura ni Mario sa korte na nagtutupi lamang ng origami habang dinidinig ang kaso, naging madali umano sa kanya ang pagpataw ng parusa. Ayon kay Judge Jim Ammons, alam niya kung gaano kasakit ang mawala ng anak
Sana umano ay kaawaan si Mario ng Panginoon dahil hindi niya naman kailangan patayin ang bata. Iba naman ang nangyari sa paglilitis kay Antoinette. Sinampahan siya ng human trafficking, second degree murder, kidnapping, felony at kung ano-ano pa. Pero kinuha niya ang Alford plea para lamang manatili pa rin ang kanyang pagiging inosente sa krimen kahit na merong sapat na ebidensya ang korte para makonvict siya. Ipinaglaban din ng mga abogado niya na hindi umano siya sinabihan ng mga imbestigador na may karapatan siyang manahimik at kumuha ng abogado bago siya kinuhanan ng kanyang salaysay. Ayon kay Defense Attorney W.B. Ray Judge Amon, ang sinabi niya na binuli at pinilit umano ito ng dalawang pulis para sa isang salaysay ay hindi makatotohanan. Wala umanong pananakot na nangyari. Sa harap ng jury, sinabi ni Antoinette na hindi umano siya masamang nanay. Ginawa niyang lahat para maibigay ang lahat na kailangan ng kanyang mga anak. Hindi niya umano sinabi na perpekto siyang nanay, pero nagsumikap siya para sa mga anak niya nang hindi humihingi ng tulong sa iba. Pero ayon sa ama ng bata, tinutulungan niya ang dating asawa kahit nagkahiwalay na sila. Pag may konting problema, ay nagbibigay umano ito ng tulong. Kaya nga nagtataka siya bakit hindi ito nagsabi tungkol sa utang nito kay Mario. Kung nagsabi lamang ito, marahil umano ay buhay pa ang kanilang anak. Hindi na neto napagdaanan ang karumal-dumal na nangyari sa kanya. Ayon naman sa hukom na si Judge Ammons tungkol sa sinabi ni Antoinette, may pagkakataon na isinalba niya sana ang buhay ng anak niya, pero hindi niya ito ginawa. Nasa kanya umanong oras, pagkakataon at ang kapasidad na isalba ang buhay ni Shania, pero hinayaan niya lamang mangyari ang lahat, kaya hindi siya pwedeng tawaging mabuting ina. Hindi dapat nangyari ang lahat sa isang 5 taong gulang ng bata kung naging mabuti siyang ina. Guilty pa rin ang hatol ng korte sa kanya at pinatawan siya ng 17 taong pagkakabilanggo. Sinubukan niya pang mag-appeal makalipas ng 5 taon, pero binasura ito ng korte. Nang makalipas naman ang 8 taon ay napag-alaman na minsan pala nagkaroon ng raid sa mobile home ni na Antoinette bago nangyari ang krimen. Hindi ipinaalam ng county social workers na may mga bata sa bahay nang mangyari ang raid. May mga reklamo din ang eskwela ang pinapasukan ni Shania sa problema nila sa pamilya nito, pero hindi rin sila nakapag-report sa kapulisan o social services tungkol dito. Madami din ang mga department na may pagkukulang na maaring tinuring na early warning signs, pero hindi nga ito natutukan. Sayang talaga at ang 5 taong gulang na masayahing bata ay naging biktima lamang ng mga taong walang pakundangan sa karapatan ng isang musmus.